narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Unang mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay nasa Cebu pa rin ang Kalingap team. Napakarami kasi nilang ginawa doon. Hindi lamang sila naggala-gala, kundi nag-swimming pa sila. Pagkatapos naman nun ay nag-canyoneering din sila noong nakaraan. At yan ay makikita ninyo sa ating mga video na in-upload noong nakaraan. Ngayon naman ay pagkatapos nilang mag-zipline na kung matatandaan natin ay talaga namang tumakot kay Kalingap Edo at Viancy. Hindi sila nakapag-vlog noon dahil talagang kinabahan sila sa zipline na yon dahil napakataas. Ngunit kahit ganoon ay talagang nag-enjoy din naman ang dalawa sa experience na ito dahil di naman sila lagi nakakaranas ng ganito. Ngayon naman ay nagpumunta sila sa isang nakatagong falls. Worth it na worth it talaga ang mga kaba na kanilang naramdaman noong sila ay nag-zipline. Paano ba naman? Dahil ang bumungod sa kanila ay isang napaka-asul na tubig sa nakatagong falls na ito. Napakaganda din talaga ng falls dahil minsan ka lamang makakakita ng ganito kahaba at kalaki na falls. Kaya naman lahat sila ay pwedeng maligo ng sabay-sabay doon. Sumandal pa nga sila doon sa falls kaya naman nagkaroon sila ng maraming mga pictures na magaganda. At ito na nga ay talaga namang IG at Facebook worthy. Nakakatuwa dahil nag-enjoy talaga ang buong Kalingap team at ito naman ay deserve na deserve nila. Kung makikita din natin ay nagkaroon ng solo moment ang Kalingap Edo at Viancy love team dahil napakadami nilang sweet moments doon. Hindi matatawaran ang experience na ito dahil talagang unforgettable at once in a lifetime lamang. Noong nakapunta nga sila doon sa falls na yon, talagang nag-enjoy sila at marami silang mga activities na ginawa. Nakakatuwa dahil kung hindi dahil sa kanilang mga supporters at viewers ay wala talaga silang may experience na mga ganito. Buti na lamang ay mahal na mahal talaga sila
sila ng kanilang mga sponsors na talagang nilibre ang pagpunta nila doon sa Cebu, simula sa mga plane ticket, sa kanilang pambayad sa hotel, mga pagkain, at pati na rin ang mga gagastusin sa kanilang mga iba't ibang water activities at mountain activities, talagang sinagot na nga ng kanilang mga sponsor. Napakagalante talaga ng mga ito. Kaya naman nakakatuwa, tignan na sila ay nag-enjoy talaga. Grabe lang yung pagod sa mga ginawa natin itong nakarang araw. Sobrang dami kasi. Medyo nakaramdam na ako. Salamat. Amin talaga. Para akong wala sa sarili ngayon. Sorry. Okay lang. Naintindihan ko lang. Napapagod naman. Mamaya po, panganap ko kayo maaga. Saka kayo mag-self. Baka kasi magkasakit ka. Ayoko muna. Pagkatapos nga nilang mag-enjoy doon ay parang nalobat talaga si Kalingap Edu dahil pagod na pagod siya sa kanilang mga activities na ginawa. Kaya naman to the rescue si Ate Fiancy at kinakausap niya lamang si Kalingap Edu at binigyan pa nga ito ng tubig para naman makapagpahinga. Kita sa kanilang dalawa ang pagod na dala ng kanilang trip noong araw na yon. Ngunit alam naman natin na ito talaga ay lahat worth it at maganda na na-experience nilang lahat na ngayon dahil sabi nga ni Kalingap Edu noong nakaraan ay hindi nila sure kung makakabalik pa daw ba sila doon o makakaroon pa sila ng chance na makapunta ulit doon. Kaya ang mga experience na ito ay kahit nakakapagod talagang na-enjoy nila. Nag-usap muna ang dalawa at ito na nga ang mga nangyari. Uwi na tayo. Wala na. Hindi na natin alam kung kailan tayo babalik rito. Enjoy na lang natin yung gabing to. Huling gabi. Cebu. Ano? Saya ka? Bakit ka masaya? Kasi ano, may mga bagong memories na naman tayo pag-iadahin. Anong pinaka tumatak sa isip mo na ginawa natin dito? Or kung ano man? Siguro ko yung ano, sa whale shark. Whale shark? Saka po yung ano, tumalog siya. Talagang ano po yung first time ko mag-ganon. So, pag naliligo ko kami ng kaibigan ko, hindi man po ako nagagalit. Doon lang po talaga sa... Nakakalungkot dahil ito na rin ang kanilang last day sa Cebu dahil uuwi na nga daw sila. Malungkot na nga din si Kalingap Edu dahil masyado silang maraming memories na nagawa na talaga namang mamimiss niya. Ngunit napakaganda ng kanilang mga experience kaya ito rin ay magdadala sa kanila ng saya kapag ito ay kanilang inaalala. Sabi ni Ate Viancy, masaya daw siya na nalagdagan na naman ang kanilang mga memories together maliban noon sa Palawan. Dahil ang kanilang first trip noon ay sa Palawan. Ito ang kanilang second trip na ginanap nga man ngayon sa Cebu. Lahat ng mga ginawa nila ay talagang napaka-exciting at unforgettable. Sana nga ay masundan pa ito. At ito nga ay mangyayari kung sila ay ating patuloy na susuportahan. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli, bye! Ngayon abot kamay na kita.
mahal.